Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. So Kuya Mike nga pala ulit. In this video, panonoodin natin yung isa pang reaction nitong si retired soldier na about sa gold ni Marcos. Okay, so ngayon, nung nakaraang video, sa part 1 ng video natin about sa Marcos Gold, in-explain nga niya yung kung bakit totoo na merong Marcos Gold, that I am convinced, and also yung mga viewers natin ay na-convinced na meron talagang toneto-neladang ginto si President Edrelin Marcos Sr. Okay, nung panahon niya, dahil mayaman na siya bago pa siya maging presidente. So ngayon, ito yung part 2, yung katuloy, at dito natin makikita na talagang merong evidences, may mga certificates of gold na kagaya nga ng mga ginagawa ng mga claimant na hindi natin alam kung fake or true yung ginagawa nila. Okay, pero dito sa sinasabi ni retired general na ito, ay makikita ninyo yung evidence at malalaman ninyo yung evidence na meron talagang nag-e-exist na million tons of gold si Ferdinand Edrelin Marcos nung siya ay bago magpresidente pa lamang. Okay, bago pa lamang, take note. So wag na natin patagalin, mag-start na tayo at magbigay ng reaction. Kung gusto niyo mapanood yung part 1 pala, nandiyan sa baba, sa description box yung part 1 ng video para hindi kayo mahuli sa mga latest videos natin and makasunod kayo sa mga videos na pinapublish natin dito sa ating channel. So once again, no, start na natin pagkatapos ng intro. Panoorin na natin kung ano yung paliwanag niya tungkol sa Marcos Gold. Magandang hapon mga kaibigan. Ito po ay follow-up story tungkol sa Marcos Gold or Marcos Wealth. Laksan natin. Ito, isinote ko na naman ang aking gold t-shirt. So yung blog ko na title, I have seen Marcos Gold Bars doon sa U.S. Federal Reserve Bank sa New York noong 2005. During the time, wala pa akong kaalam-alam o wala akong interest sa Marcos Gold Bars. But ngayon, na pagtagpi-tagpi ko ang mga kwento, I'm now convinced na maraming gold bars ang Marcos family. At sa dami ng mga kwarto na nakita ko sa U.S. Federal Reserve Bank sa New York na pagmamay-ari ng mga mayamang tao, mayamang bansa, I believe isa o dalawa, tatlong kwarto doon ang nagmamay-ari ang Marcos family. Kasi marami silang gold bars na idiposito sa maraming mga bangko. Ngayon lang, may tumawag sa akin na isang subscriber, 20 years na siya sa Amerika, nasa Orange County sa California. Sinabi niya sa akin ang pangalan, but for security reasons, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. So, ito ang kwento ng subscriber na ito. Noon daw 2004, nakita niya mismo ang original gold certificate deposited by Marcos sa isa sa bangko ng US. Okay. So, ang description niya, yung gold certificate, tinanong ko yung gaano kalaki. Sabi niya, parang size lang din ng bond paper. This is a long bond paper, siguro yung A4 ba? Basta bond paper size, sabi niya, original ha. Tapos, ang papel niya, parang papel ng dolyar. Amoy niya, amoy ng dolyar. Gold certificate. At, nakalagay doon, deep, sa likod daw, gold certificate. Na nasa front page, yung certificate na nag-deposit ka ng gold eh. Nakalagay sa likod ng gold certificate, deposited by Ferdinand Edrelin Marcos, 1965. So, hindi pa siya presidente ito. O ano, kapre-presidente siya. Basta, 1965 na deposito. At, nakalagay doon,
ang amount ng isang certificate na yon is $100 million. At may nakalagay doon 2% interest per year. Oh. Ilang years na? 1965 ba? 35 plus 22 57 years. So kung nagugustuhan mo yung pagkikwento ni General, no, retired General about sa Marcos Gold, pakihit mo naman yung like button para ma-recommend pa ni YouTube itong video natin sa ibang mga tao. Maraming salamat. 2% per ano? Ang laki ng interest. At sabi nitong subscriber, itong gold certificate nito ipinatago sa isang Pilipino na pinaaral noon ni Marcos, tinulungan ni Marcos, pinagkatiwalaan, ibinigay sa kanya yung isang certificate. Marami daw ito. Isa lang binigay sa kanya, ibinigay ng isang army colonel. Binanggit sa akin ng subscriber ang pangalan ng colonel na yon, kaya lang nag-request siya, huwag sabihin dito. Kilala ko yung colonel na yon. Malapit talaga kay Pumlakay Marcos, yung army colonel na yon. Talagang diehard Marcos loyalist. So, itong army colonel na ito, ipinahawak niya sa isang Pilipino na nakatira sa Los Angeles, California, isang original gold certificate. Okay? At sabi, marami daw gold certificate na ito, kailang naitago kung kani-kanino pinagkatiwalaan, hinahanap daw ito ng FBI. Kaya gustong kunin ng FBI. Okay, yun, no? Ang galing ni Marcos. Dahil kung ilalagay, kung ipagkakatiwala niya lang sa iisang tao, ay maaaring makuha kaagad yung kanyang yaman. Kasi alam ng Marcos, nagahaman yung ibang mga tao, okay? Lalo na yung ibang bansa. At hindi ko babanggitin kung anong mga bansa yon para hindi tayo mabash sa comment section, mga katuto, no? Pero ganun pa man, mga katuto, ipagpatuloy natin yung sinasabi niya. Dahil talagang kapanipaniwala yung kinikwento ni tatay dito. Grabe talaga itong mga Amerikano, no? Takot sila. Yung sinabi niya, no? Mga Amerikano. Malala ko ulit yung interview kay US President George Bush. Who, sino ang pinakamayamang bansa? Hindi naman siya nagbibiro siguro. Tumawa lang siya. The Philippines. Ito na yung ano. Wow. Okay. Marami daw ito. Hinarap na ano. Ito pa. Kwento niya. Ito daw si Enrique Sobel. Don Enrique Sobel na meron ding naka-upload ng vlog sa YouTube. Na noong November of 1999, may statement na interview si Don Enrique Sobel na ipublish sa News Plus. Na ang summary sa statement ng Don Sobel na yung yaman ng Marcos, pwedeng bayaran ang lahat ng utang ng Pilipinas, wow, kayang i-modernize ang buong armed forces. From Don Enrique Sobel. So, paano nalaman ni Don Enrique Sobel ang gano'ng kayamanan? Ito yung kwento ng kaibigan ko. Noon daw, nasa Hawaii na si President Marcos, naka-exile na. Nagpunta doon si Don Enrique Sobel kasi gustong mangutang si President Marcos ng $250 million. So yun ang pinag-usapan. Tinanong daw, how can you pay? Paano mo mabayaran? Ipinakita daw ang mga gold certificates kay Don Enrique Sobel. Kaya, nakapagbitaw ng statement si Don Enrique Sobel, umayaman ang Marcos kasi kitang-kita niya ang mga original gold certificates. Kaya, sabi ng ka-subscriber, yeah, pinautangan daw si President Marcos ng $250 million. I don't know ngayon kung nabayaran na ba. So, ano pa? Meron ba? Ito, ang daming revelation nitong kaibigan ko. Tumawag, ha? Sabi niya, may family friend nila, naging general, AFP controller nung bago mag-EDSA. Banggitin ko na lang yung pangalan na si General Castolo, controller. Kwento daw ni General Castolo sa kanila dahil family friend.
Noon daw kapitan itong si General Castolo, kapitan. Kitang-kita niya yung nakuha sa Nueva Villaverde, Nueva Vizcaya, isang malaking golden Buddha. Ooh. Ang dami nang lumalabas na kwentong ito sa Baguio. About yan mga katuto sa maraming nakuha. Treasure or yung sa Yamashita, the Tiger's Treasure. Yung mga gold na nasamsam ng Japanese Imperial Army sa iba't ibang bansa na nasakop nila, nadala nila lahat dito sa Pilipinas. So nung patapos na ang World War II, matatalo ng Japan, talagang ibinaon nila ang mga gold bars, gold coins, golden Buddha na nakuha nila sa iba't ibang panig ng Asia, nakabaon sa Pilipinas. Kaya mayroong vlog na nagsasabi na ano, Pilipinas ang may pinakamaraming gold deposits sa buong mundo. Ang Amerika, ano lang eh, mga 8,000 tons ang gold deposits ng US, 8,000. Ang Pilipinas, according to this blog, is over 1,000,000 tons of gold. Ang iba, naka-deposit sa ating Central Bank of the Philippines. Ang iba, nasa iba't ibang bangko sa buong mundo. At ang mas marami, nakabaon pa dito sa ilalim ng lupa sa Pilipinas. And I believe it. May nakakakuha, although konti-konti lang. Marami na kaming nakilala na biglang yumaman and because of the Yamashita treasure. So, ganun po kayaman ng Pilipinas as far as gold is concerned. At itong tumawag na subscriber, sabi niya, sir, naiinis na ako. Sabi niya, hindi ko na pwedeng maitago itong inis ko sa palagi lang nag-aakusa kay President Marcos na magnanakaw. Kaya tumawag siya. Ibinulgar niya yung nakita niya na original certificate worth, gold certificate worth $100 million deposited by Ferdinand Edralin Marcos noong 1965 and tumutubo ng 2% interest per year. The same gold certificate na nakita ni Don Maria Enrique Sobel doon sa Hawaii nung pinautangan niya si President Marcos ng $250 million. So, yun po, nagkakatagpi-tagpi na ang mga kwento. May isang subscriber nag-comment sa blog ko tungkol sa Marcos Gold sa Surigao, dito sa amin sa Mindanao. Merong isang army colonel, kilalang kilala, hindi ko nalang banggitin ang pangalan, siya daw ang tagabantay sa mga gold bars na nakuha ni President Marcos sa Surigao. Okay, so nakuha na. Pinantayan, transport. Ang ano daw ng army colonel ito, hindi man lang siya binigyan daw ng kahit isang gold bar. Kailang, in return, mayroon. Mayroong mga pabuya, benefits. May benefits. Kaya happy siya. Kasi, hindi ko na lang banggitin ano yung mga pabuya in return. Kailang, siya daw ang nag-escort, siyang namahala sa mga gold bars na nakuha sa Surigao. Talagang napakaraming gold dito sa Pilipinas na dinala ni Yamashita. And marami doon nakuha ni President Marcos. Kasi sundalo na siya nung panahon ng gera. Intelligence officer. Marami siyang kontak. At saka nung bago siya nagpresidente siguro, ayan, nakahukay na siya. Kasi gold trader siya eh. Negosyante ng gold. Maybe yung mga treasure hunter na kukontak ni Marcos, nabibili niya. Kaya yumaman siya bago siya naging presidente. Kaya yung Philippine Free Press na magazine na article, 1963, bago siya nagpresidente, ang article doon, Ferdinand Marcos, the third richest country in Asia. Bakit? Richest man. Siya nagnakaw. Richest country today. Dahil sa kanyang gold bars, yung Taliano case, abogado siya ng Taliano family, plus yung pare, may commission siya doon, plus yung mga nakuha niya sa Yamashita treasure, pagiging abogado niya, negosyante siya, yun na. So, lalo akong naniniwala ngayon na there really Marcos Gold, yung revelation ni First Lady, yung
interview ni Mel Chanko. Ipinakita yung mga certificates na namangha si Mel Chanko. To isang papel lang yan, ha? Isang dokumento, $240 billion. Are you willing to share it to the Filipinos? Sabi ng First Lady, not only the Philippines, the rest of humanity. Wow! I'm sorry, may mga ibang subscribers na ano, huwag kayong mag-speculate. Sinasabi, no, I am not speculating. Nung una, ayokong maniwala, but things are now nagtatahi-tahi na. Na nagpapakita na mayroon talagang kayamanan ng mga Marcos, hindi nila ninakaw. Sila ang ninakawan. Ganun ang statement ni First Lady. Sila ang ninakawan. So maraming mga bangko yata ngayon na parang ayaw nilang i-release something like that, hindi nila makuha. So sila ang ninakawan. Oh, so amazing. Anyway, yun lang. Bahala kayo kung maniwala o hindi. Basta naniniwala ko dito sa subscriber na tumawag sa akin. So, sabi niya, yung nakita mo sa US Treasury, Federal Bank, totoo, sabi niya, dahil nakita ko yung gold certificate mismo noong 2004. Okay, so yun lang po. Sana magkatutulat ito, 2 months to go, uupo na si Bongbong Sara. Yun, so maganda yung pagkakapaliwanag ni retired general dito about sa Marcos Gold at sa mga evidences na nakalap niya. At chinir ko dito sa ating channel para ma-establish natin na meron talagang Marcos Gold. So sa mga susunod na videos na ipapublish natin dito sa channel natin ay yung mga iba pang mga ebidensya kung saan ba nagmula yung Marcos Gold at bakit meron talagang mag-i-exist na ganong gold, okay? Kung maaari, pupunta tayo sa pinakang kaduluduluhan ng Old Testament kung saan ba galing ang gold ni Marcos na mula daw. According sa mga nagsasabi na mga experts ay mula daw kay Rizal at itong gold ni Rizal ay nagmula nga daw of course sa ating pinakang-wise sa Old Testament na si Haring Solomon at yan yung magiging topic natin in the next video. So kung napabisita ka lang sa ating channel at kung gusto mong malaman yung mga pag-unveil natin, pag-uncover natin ng Marcos Gold at yung katotohanan nito ay mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin. At paki-hit mo na rin yung notification bell at paki-all mo na rin para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. So once again, this is your Kuya Mike. Peace out.